Nagkaroon ba ng dayaan sa hala lang ito? Nagkaroon ba ng dayaan sa hala lang ito? Nandaya ba si BBM? Yan ang mga katanungan na dumulutang ngayon at ikinakalat ng mga hindi nagwagi sa hala lang ito. Ngayon, iyang katanungan na yan madali nating sagutin din sa pamamagitan ng isa pa rin katanungan. Kung sakali bang mas malaki ang benta ng Coca-Cola kaysa sa Pepsi-Cola, ang ibig bang sabihin noon ang Coca-Cola ng daraya? Kung mas malaki ba ang benta ng Jollibee kaysa sa McDonald's, ang ibig bang sabihin ang Jollibee ng daraya? Siguro dapat nating unawain kung bakit napakalaki ng agwat at namang ni BBM sa kanyang mga naging katunggali. Una, kung susuriin natin, ilang buwan na to na patuloy ang survey na ginagawa ng iba't ibang kumpanya na ginagalang natin at gumagamit ng mga scientific approaches sa pagsasurvey na nagsasaad at naglalahad na talagang ang pulso ng sambayanan ay pumapabor kay BBM. At yung numero na nakukuha niya sa mga scientific survey na yan ay talagang magpapatunay na sa lahat halos ng sangay ng ating lipunan, siya ang napupulsuhan ng ating mga mamamayan. Pangalawa, kung titingnan din natin, bakit napakalaki ng lamang at sasabihin natin na meron naman mga rallying malalaki rin na isinigawa ang ating mga naging katunggali ni BBM. Ang sagot niyan ay simple lamang. Dahil yung mga sumusuporta kay BBM ay mas tahimik at walang kakayahan na pumunta sa mga rally. Bagamat nakita naman natin na napakarami rin ang umaattend sa mga rally ni BBM, kaya lang mas marami sa kanila ang tahimik at walang kakayahan dahil nga yung mga masa kadalasan sa kanila may mga trabaho at yung kinikita nila hindi rin naman ganun sapat para na sa ganun yung gumastos sila ng pamasahe at mga pagkain sa pagpunta sa mga rally. Kaya kung tutuusin mo, kung sa rally ang panukat natin, sa rally lang halos siguro hindi rin sila nagkakalayo sa padamihan ng tao, pero maraming tahimik na sumusuporta kay BBM. Pangatlo, kaya minsan pagka tinatanong mo yung mga tao bago magkaroon ng halalan kung bakit ayaw nilang sabihin kung na si BBM ang kanilang napupulsuhan, lalo na kung yung nagtatanong ay medyo mukhang matalino, mukhang mayaman, dahil sila yung natatakot na makutya at maalait dahil nga sa nakita nila yung mga panlalait na ginagawa kay BBM, eh talaga namang nakakatakot. Kaya nga kahit na ako, sa mga pag-ikot-ikot ko, pag nagtatanong ako, minsan ayaw nila akong sasagutin kasi nga natatakot sila na baka kukutsain ko sila o akin silang niliitin sa kanilang mga napupulsuhan o napupusuan. Pang-apat, ito'y mga payong kapatid sa mga ating kababayan na may kasabihan na be careful with the person that you hate, because the person that you hate can become you. Anong ibig kong sabihin doon? Kasi nga, karamihan sa mga kumampi sa ating mga kababayan na kumampi sa mga katunggali ni BBM, karamihan sa kanila, nagagalit sila sa diktador na pamumuno ng ama ni BBM. Ngunit, kung pinipilit naman natin ang ating mga kababayan na sundin ang ating kagustuhan, hindi ba para natin silang dinidiktahan din? Para rin tayo nagiging diktador na gusto nating i-impose, we want to impose our will upon others, which is wrong. Dapat niyan, let people decide based on what they prefer or what they think will be better for them. Kasi minsan yung tingin nating makakabuti sa atin, sa tingin natin yon. Pero sa ibang tao, sa tingin nila hindi makakabuti sa kanila yon. Kaya kung titingnan natin, bakit nga ba si BBM ang napulsuhan ng masa? Hindi kaya dahil nakikita nilang busilak ang kanyang kalooban at tunay ang kanyang plano para sa ikagaganda ng ating sambayanan?
napupulsuhan din kasi ng ating mga kababayan kung sino yung sa tingin nilang makakatulong ng totoo sa kanilang kapakanan. Kaya huwag natin kukutsain ang ating mga kapwa, huwag natin liliitin, dahil alam naman natin na at the end of the day, it's God's will that will prevail. Kahit na anong gawin natin, kahit na sabihin nating mali, kung minsan, hinahayaan ng Panginoon dahil meron siyang plano na iba. Pero kung sasabihin natin na kinakailangan yung gusto natin ang masunod, kahit na hindi gusto ng Panginoon, hindi ba isang malaking kasalanan yan? Hindi ba para na rin tayong hindi Kristiyano niyan sa ganyang klaseng pag-iisip at sa ganyang klaseng pananaw? At kung tayo man hindi nagwagi sa anumang kompetisyon, sa anumang labanan, sa anumang halalan, meron namang paraan na dapat nating gawin kung talagang tayo may nakitang mali, pwede tayong maghabla, pwede tayong magreklamo na maayos, or lumaban ulit sa susunod na halalan at siguro ilatag ng mas maayos yung plataforma at mga hangarin at ipakitang totoo na bukal sa kalooban. Kasi kung gagdaanin natin sa mga paninira at panlalait, sa tingin ko, hindi yan ang tamang paraan na ninanais o gusto ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kababayan at mga kapatid.